Gaya ng ating inang kalikasan. Tulong tayo. Pakinggan ang isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa ating kalikasan at ang mga usaping maiuugnay sa pagbabago ng klima. Alamin ang mga napapanahong solusyon sa pangangalaga sa ating inang kalikasan, ang mga pagbabago na mga nakagawian at pagkilos para maangkupan ang nagbabagong panahon. Ang mga ito'y iyong mapapakinggan dito sa Ang Tinig Klima. At pakinggan ang Tinig Klima tuwing Biyernes ng hapon, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito sa DZXL 558. Nagbabago ang panahon. Panahon na para magbago. Panahon na nga para magbago. Tara, tulong tayo. Oras po natin sa buong kapuluan, Philippine Standard Time, 3 minutes past the hour of 3 o'clock. Magandang hapon po mga kasama. Nako, isa na naman pong makabuluhang talakayan tungkol po sa mga isyu ng kalikasan at pabago-bagong klima. Ako po si Jenny Pahilanga at kasama po muli natin ngayong hapon mula naman po siyempre sa Department of Environment and Natural Resources ang Director ng Climate Change Service, Director Elenida Basug. Magandang hapon sa iyo, Director Elen. Magandang hapon din, Jenny, no, at sa mga nakikinig natin ating mga kasama. At ngayon pong hapon, tayo po ay narito muli sa ating Ang Tinig Klima. Ako po ang inyong director, si Ellen Basug ng DNR Climate Change Service. Para po sa mga kasama natin na ngayon lamang naka-tune in sa ating programa, ang programa natin pong ito ay may layuning bigyang linaw ang ilan at ipaliwanag ilan sa mga isyu natin sa kapaligiran. At ito tinatawag nating pabago-bagong klima. Ang ating programa ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng tinatawag nating pagbabago ng attitude at culture change para po mabawasan natin ang pagkasira ng ating kapaligiran at upang matugunan po ang mga epekto na dulot sa pabago-bagong klima. Ika nga ng ating kampanya, Climate Change Needs Behavior Change. Kaya naman po lalo nagiging sabi nga ikaabang-abang ano po bawat episode natin dahil sa mga napapanahong usapin. Ayan, talaga naman ang ating tinatalakay tuwing araw po ng Biyernes ng hapon. Sa bawat issue na ating pong tinatalakay ay napapanatili po o napapanatili po natin ang usapin ng culture of attitude change na ating tinatawag. Noong nakaraang Biyernes po, Director Erin, ay napag-usapan po natin, nalakay natin ang usapin tungkol sa butanding. Yes. Oo, butanding po. Ang epekto ng problema ng basura at climate change sa populasyon nito at kung paano natin sila po protektahan. Ayon po sa ating mga panauhin ng Biyernes na si Sir James Santiago ng DNR, BMB, malaki daw po ang papel ng mga butanding sa ating karagatan, lalo na po pagdating sa mga pagbalanse ng populasyon ng ating mga plankton. Sa kasalukuyan naman po, sabi ni Sir David ng WWF Philippines, nasa 1,600 pala ang populasyon po ng butanding sa Pilipinas. Ang dami pa pala, Director Ellen. Ano? Ngunit kung magpapatuloy pala ang pag-init ng ating mundo, sa climate change, maapektuhan pala nito ang migration ng mga butanding at maaari palang hindi na lumagi ang mga butanding sa ating karagatan. Ito po ay ayon kay Assistant Director Sammy Malvar ng BFAR, Director Ellen. Yes, at nasabi rin Jenny, no, na ang pagbaba ng populasyon ng mga butanding ay hindi lamang dahil sa climate change. Ang lumalamang problema sa basura ay isa rin dahilan ng kanilang pagbaba ng populasyon nila. Nagkalat din ng balitan ang pagkamatay ng butanding at ang mga balyena ay dahil sa nakakakain sila ng sinasabing mga plastic natin. Nakita nga, di ba? Nakita mo yung mga sinakita dun sa Facebook, no? Oo. Yung mga laman ng mga mga plastic. Mga plastic. Eh, kung ito kakainin natin yung mga isda, di alam na natin kung anong mga kinakain pala natin. Napagkamalang kasi na pagkain nila ang mga plastic at ayan, dahilan ng kanilang pagkamatay. Kaya naman, para sa ating lahat, iwasan po natin ang pagtatapon ng basura natin kung saan-saan at ang
walang patumanggang pagtatapon natin kung saan-saan, lalo na sa ating karagatan. Ay yung basura po, malaking aspeto yan ng ating kalikasan. Sabi nga, nagbabagong panahon, panahon na para magbago. Yun, tama po kayo dyan. Patuloy pong ating kampanya no, ng Culture at Behavior Change, Director Ellen. Di po ba? Ngayong hapon na naman po ay panibagong paksa tungkol sa ating kalikasan at pabago-bagong klima ang ating pag-uusapan at bibigyan ng linaw. Ngayong buwan ng Abril ay siguradong magsisiuwian muli ang karamihan ni Director Ellen. Saan bang bakasyon? Dito lang kami. Dito lang pareho dyan tayo. Lang sa Antipolo. Ayan. Ayan. Oh, sarap dyan. At ang karamihan po dito sa Kamaynilaan, ha, sabi nga po ay mayroong long weekend muli para sa ating mga kasama at nakikinig po lahat na sa tinatawag nating mahal na araw. Bilang parte po ng ating paginilay-nilay ngayong mahal na araw, mga kasama, ano kaya ang ating magagawa para iligtas naman ang ating kalikasan? Ano nga bang mga aral mula sa Biblia at ang ating mga simbahan tungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan at maging sa usapin po ng climate change? Ating papalalimin po ang talakayang ito sa paksa kasama po ating mga panauhin sa hapong ito. Pero bago yan, ha, pakinggan po natin syempre ang atin po munang eto, ha, Director Ellen, bibigyan kita ng magandang ano dito, ha, magandang intro para sa ating mga kasama. Balitang Klima, Director Ellen. Yes, tumuo tayo sa ating balitang klima. Ayon sa PAGASA, nasa dangerous level ang heat index na naitala sa ilang mga lugar dito sa Pilipinas. Naitala sa Calapan, Oriental, Mindoro ang pinakamataas na heat index na umabot ng 46.8 degrees Celsius bandang alas 2 ng Abril at Gis. Dito naman po sa Metro Manila, ang naitalang heat index sa Pasay ay 42.1 degrees Celsius, sa Quezon City ay 37.7 degrees Celsius, at ang Port Area Manila ay nasa 36.8 degrees Celsius. Kaya nga, mula pa nitong ano, maos na ako eh. Sa panahon, Director. Oh, nagkasakit ako nitong mga nakaraang araw, no? Dahil ang tindi ng init, di ba? Sobra. Pinag-iingat nga po tayo ng Department of Health ang mga publiko sa maaaring maging epekto ng init. Ayon po kay Health Secretary Francisco Duque, mahalagang uminom ng mula 8 hanggang 12 baso ng tubig para maiwasan ang dehydration. Kapag na-dehydrate ang isang tao, maaari nating maging sanhi ito ng mas malalang kondisyon tulad ng heat exhaustion at heat stroke. Sa may ibang mga kaso, nagiging dahilan pa ito ng kamatayan. No? Para rin po, payo rin po ni Secretary Duque, umiwas sa mga direktang sikat ng araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kung hindi umano maiiwasan ang paglabas sa ganitong mga oras, mahalagang gumamit lamang po ng sunblock at magdala ng payong. Mga ibang magkakatanong, sinasabi, maglagay tayo ng bimpo na basa sa, ano, oo, sa likod ng ating ano. Mas delikado raw di umano ang mainit na panahon para sa matatanda, kaya sila ay lalong pinag-iingat ng Department of Health. Tuloy naman po tayo ngayon sa isang magandang balita para sa kalikasan, mga kasama. Ito pong magandang balita na to, ilang grupo ng engineering civil engineering students po mula sa University of the Philippines, Diliman, ang nanalo sa isang international na competition dahil sa pagde-develop ng isang environment-friendly na semento na gamit ang mga recycled at local materials. Ang entry po ni na Angelica Ann Munar, Ryan Christopher Ramelo, Paolo Santos at Alexis Declaro ay nanalo ng first prize sa Eco Concrete Competition na ilunsad sa American Concrete Institute sa Canada nitong Marso 24. Sa halip na graba at semento na kadalasang ginagamit sa paggawa nito, ang Eco Concrete na ginawa ng mga UP students ay gumamit lamang ng recycled materials tulad ng fly ash at mga waste glass na hinalo sa pozzolanic tuff, isang porous rock na nakikita sa loob ng kanilang universidad. Sa pagsusuri, environmental performance po ng eco-concrete na ito ay nasa average improvement na 23.9%. Ayon po sa UP, ang strength at durability ng eco-concrete ay kaparehas lamang ng regular na semento. Kung kaya po, ang ganitong gamitin at ipakilala natin sa tao yung mga magiging kasama po natin sa ating pag
tatalakay ngayon. Yan. Maraming salamat po, Director Ellen, para sa ating balitang klima. Siyempre po, sabi nga, ang mga eco-friendly material na ito ay hindi rin magiging epektibo kung hindi naman po natin ito gagamitin at ipapakilala sa tao. Ilan lang po itong mga hakbang upang sagutin at bigyan ng solusyon ang pabago-bago nating klima. Ngayong buwan ng Abril ay ating pinagdiriwang po ang Earth Month, di ba? Ayan, sa Abril, April 22 at International Earth Day naman yan. Kaya naman napapanahon din at talakayin po natin tungkol sa ating mga likas na yaman at kung paano natin ito pangangalagaan. Sa susunod na linggo ay mahal na araw na, di ba, Director Ellen? Yes. Isama natin sa ating, pagninilay-nilay ang ating pong kalikasan, ha? Isama natin mga kasama. Ngayong hapang ito ay aalamin po natin ang mga aral, ba, gusto ko to, ha, mula sa ating Biblia at simbahan. Ayan, kung paano natin pangangalagaan ang ating kalikasan. Mga kasama, eto na po ang ating mga panauhin sa hapong ito, ang chairperson ng Global Catholic Climate Movement Philippines. Kasama po natin si Father John Laydon. Magandang hapon po, Father John. Magandang hapon, Jenny. Pakiulit po, Father John. Magandang hapon, Jenny. Yun, ayan, at hello. Director Ellen. Professor Mel. Ayan, magandang hapon po. Ayan. Kasama rin natin ang miyembro ng Global Catholic Movement Philippine Secretariat at lalo na sa kanilang Education Committee, si Sister Elizabeth Carranza. Magandang hapon po, Sister Bing. Magandang hapon naman, Director Ellen. Salamat sa imbitasyon. At magandang hapon po, isang makakalikasang hapon sa lahat ng tagapakinig nitong Ang Tinig Klima. Yun. Salamat, Sister Elizabeth. At andito rin po ngayong hapon ng former chair ng Creation Care Philippines, fellow mula sa UP Resilience Institute, professor mula sa UP College of Social Work and Community Development at miyembro po ng Victory Christian Fellowship Katipunan, Dr. Emmanuel Luna. Dr. Emmanuel, magandang hapon po. Magandang hapon, Jenny, at sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon sa tahanan, sa jeepney, sa taxi at iba pang lugar. Maraming salamat, Father John, Director Ellen, and Sister B. Salamat po, Dr. Meluna. Talagang binati niyan lahat ang nakikinig sa atin, mga kasama natin. Ang pangangalaga ng ating kalikasan ay hindi lamang responsibilidad ng iisang tao o grupo. Mm-hmm. Ito po ay responsibilidad natin lahat. Ito po ang tatalakayin natin ngayong hapon. Kaya po, muli ay nandito si Father John at Sister Bing mula sa Global Catholic Climate Movement ng Pilipinas at si Dr. Meluna. Medyo ang haba ng description natin kay Dr. Meluna dito eh. Maraming sombrero. Ayun. Pero hindi kalat. Yes. Bilang Creation Care Philippines, sa UP Resilience Institute, sa UP College of Social Work and Community Development, pati sa Victory Christian Fellowship. Katipunan. Kung meron po tayong makatunungan sa ating mga nakikinig tungkol sa paksa natin ngayon, maaari po itong ipadala sa atin. Ito po ay sasagutin ng ating mga panauhin maya-maya. Kaya po, bago po natin simulan, maaari po tayong magbigay ng konting impormasyon tungkol sa mga nire-representante nating mga grupo. Tunayin natin si Father John. Pakilala ho inyong grupo. Ako galing sa GCCM. Mm-hmm. Global Catholic Climate Movement. Ito ay nagsimula noong 2014. Meron may kwento dito. There was a march, climate march, sa New York. Uh-huh. Meron isang dumalo dyan, isang estudyante galing Argentina. He was studying in Harvard. Dumalo siya. He had been a kind of a church activist noon. Tapos na-shock siya. Ewan ko, there were 1,300 organizations kasali dyan. 1,300. Pero, siya, church activist siya noon. He says, mm-hmm. Pero nasaan ang mga Catholic organizations? Ewan ko kung may mga Christian organizations pa. Pero he was shocked. Dalawa lang ang organizations. Isa galing sa isang maliit na parokya. Mm-hmm. Pero yung iba, it was a network, the Franciscan Action Network. So, parang naskandalo siya. Sabi niya, ano, seryoso ba tayo? Naniniwala tayo sa tagapaglikha? Minawasa kang ating kalikasan? Mm-hmm. At nasaan ba tayo? Mm-hmm. May pananampalataya ba tayo? So,
based on that, he began to contact mga tao sa buong daigdig, and they contacted Manila. At we set up the Global Catholic Climate Movement. Global, Philippines. Global. Through Skype. And we launched it nung dumating si Pope Francis dito January 2015. So Cardinal Tagle gave him our letter of launch with 1,000 other letters. So parang hindi na napansin, no? So we started there. And all we knew is dapat kaming kumilos bilang at sumali sa global climate justice movement. And that we should dapat pakilusin din ang ang simbahan bilang institution at bilang sambayanan. Okay, ayan. At mula po noon, ilan na po? Na ano po, very critical din yung year na na-launch siya kasi 2015, dalawang mahalagang pangyayari ang naganap. Yung una, nung June 2015, ni-release yung Laudato Si. Tapos nung December, ginanap yung Paris Climate Summit. So, mula po nung na-release ang Laudato Si nung 2015, ay ang pinaka-focus na ng Global Catholic Climate Movement ay talagang ma-promote ang panawagan ng ating Santo Papa na pangalagaan ang... Ano po bang ibig sabihin ng Laudato Si? Laudato Si ay purihin siya. Mamaya ipapaliwanag yun ni Father. Pero sa ngayon, meron na siyang 650 plus na member organizations worldwide. At isa dito ang GCCM Pilipinas na na-establish naman noong June 2016. At yan ang first anniversary ng release ng Laudato Si. So mulat sa pool na natatag ang GCCM Pilipinas, ang focus din ng lahat ng mga activities namin ay ipalaganap ang panawagan ni Papa Francisco ng pangangalaga sa kalikasan. Okay. Yan. Si Dr. Mel naman ang tanay natin. Ipakilala ang mga grupo niya. Ako naman ay isang layman, subalit bilang isang layman ay naniniwala ako sa pananampalataya na tayo ay binigyan ng Diyos ng kapangyarihan upang maging good steward ng ating kalikasan. Kaya po, meron po ako ng Victory Christian Fellowship. Ito ang aking kinasasamang simbahan. At saka ako ay bilang professor sa UP ay membro din ako ng fellow ako ng UP Resilience Institute. Ito ay isang opisina ng pangsistema ng UP na kung saan ay concerned ito sa disaster risk reduction at saka sa climate change. So gumagawa kami ng mga pag-aaral, ng mga programa, pagdi-disseminate ng mga impormasyon tungkol sa mga nararapat na gawin upang sa ganon ay mamitigate, ay mapigil ang climate change at makapag-adapt din. At ganon din naman ay ma-reduce natin ang ating mga pinsala o ang ating mga risks mula sa disaster. Okay, ayan. So yun, maraming salamat po. Ayan, tuloy po tayo sa ating talakay na pinag-usapan natin, mahal na araw ng Director Ellen. Ito po, Father John, ano po ba itong tinatawag nating mahal na araw? Ayan, at saka, bakit po ba natin ino-observe ito kada taon? Ano po ba ang sinasabi nating importansya nito ng mahal na araw? Well, ito ay siguro pagtupad ng utos ni Jesus. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Naniniwala ang mga Kristiyano na si Jesus ang tagapagligtas ng daigdig. Dinakip siya, tinorture, pinatay, muling nabuhay siya. That's our faith. Sabi ni San Pablo, kung hindi muling nabuhay si Jesus, paliwala ang aking pangangaral sa inyo at paliwala ang aking ang inyong pananampalataya. So that's at the heart. Ang Diyos ay nagkatawang tao, pero also hindi upang iligtas ang daigdig lamang, na mulat din yung unang mga Kristiyano na sa pamamagitan nito lahat ay nilikha. Siya ang verbo, siya ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat. Yun, yeah. So, it's of vital importance na yung ating relationship sa nilikha ng Diyos is vitally important. Yeah, yun pala ang mahal na araw. Yeah. Okay, Director Ellen.
Siyempre, pag malahal na araw, ano, naririnig natin, nagfa-fasting, nagsasakripisyo ng ilang bagay ang ating mga kamamayan. Bakit po ba ito ginagawa? Ito ay bilang pakikiisa natin sa pagpapakasakit ni Kristo, no? Mm-hmm. Na mag-fasting. Pero dati, nagfa-fasting tayo, tsaka may abstinence pa. Ang mahalaga, hindi yung sa physical lang, pero ano yung spiritual na mas kahulugan ng ating ginagawa na, sige, magfa-fasting ako, mag-aayuno. Pero kung hindi malalim yung pakahulugan natin ay tayo nakikiisa sa pagpakasakit ng Panginoon. At ganun din ngayon, ang GCCM Pilipinas, na sa konteksto ng GCCM Pilipinas, ay ang kampanya namin ay Meatless Lent. So siguro baka ipaliwanag yan konti ni Father yung kampanya namin sa Meatless Lent. Yeah, kailangan yung sabihin na, walang karne na mahal na araw. At actually, kung maliligtas tayo sa kasalukuyang crisis, baka we have to rethink our relationship sa karne. Yes. Lalo na yung relationship ng karne at saka tubig. Mm-hmm. I think to 1 kilo of meat requires something like 14,000 liters ng tubig. No? Mm-hmm. Hindi, it's not sustainable, no? Yes. Yeah. Tsaka yung livestock production din, Father, maraming kagubatan ang kinonvert into sa Amazon. Sa Amazon. In fact, alam nyo, kaya nga dagdag pa riyan. Kaya nga may sinusulong na sinasabing 30 behavioral solutions to climate change. Kasama po doon yung pagpuporso ng plant-rich diet. Mm-hmm. Yung dapat maging makagulay tayo, yung veering away from the meat. Kasi yun po ang sinasabi nyo nga, mataas ang konsumo ng tubig sa livestock production, sa meat production. Kung kaya, mas ini-encourage na maging plant-rich ang ating mga pagkain. Okay. In that way, mas ano pa, eating low on the food chain, mas konti pa yung biomagnification minsan ng nangyayaring peste, yung ano man mga toxic ano natin sa ating yung greenhouse gas emission din po ng livestock production ay malaki rin, halos kasintaas ng sa transportasyon na sa transportasyon yata ay 15% ng greenhouse gas emission, ang sa livestock production naman nasa 14.5. halos magkaparehas lang, so mataas po ang So yung pag-aayuno, it's also to get insight, paghanda para sa pagbago, kasi kailangan talagang malaki ang pagbabago kung magsa-survive tayo. Okay. Yeah. Si Dr. Mel, and of course Father John and Sister B, ano pong pagkakaiba ng ating ng mga relihiyon sa pag-oobserba ng mahal na araw, Dr. Mel? Ang panahon ng mahal na araw ay panahon din ng pagninilay, pagpo-focus na tungkol sa Diyos, pagpapasalamat sa Diyos dahil yung ginawa ni Kristo na pagpapako sa krus, nalubog siya ng 3 araw. Actually, hell ang kanyang kinalubugan ni Jesus, pero bumangon siyang muli. So ito ay pinagdiriwang in a sense na masaya sa Easter Sunday ang mga mananampalataya sapagkat dahil sa muling pagkabuhay ay nabigyan tayo ngayon ng panibagong buhay. So it's a time for reflection, a time for thanking God for what He has done for our lives. So almost similar to the Catholics, except that the born again Christians do not have the usual Catholic traditions, no? Pero ako gusto kong manunood ng mga yon tulad nung prosesyon, no? Yung mga karosa dati. So ako bilang bata, alam ko pagka Monday, di ba? Yun ang unang araw ng prosesyon. So may mga tradisyon na gano'n na sinasakatuparan ng mga Katoliko na sa mga born again Christian naman ay hindi na sinasagawa. Father John? Yeah, isang bagong magandang bagay na nangyari mula sa Second Vatican Council. Yung lahat ng mga practices na yan dapat based yan sa salita ng Diyos din. So binibigyan din. So malaking
malaking bagay yan para sa mga Katoliko din. So sometimes I feel we have the best of both worlds. Now we have the, you know, pwede yung salita ng Diyos. Dati, when I was young, you know, medyo you weren't supposed to hawak ng Biblia was not. Pero ngayon, talagang it's so we live in good times. It's good for religious times ngayon. At saka, pero then yung ibang mga religion din challenge ang kalagayan natin, yung crisis natin, hindi Protestant crisis, Catholic crisis, religious crisis, human crisis ito, planetary crisis. Sa bawat mahal na araw po, kada taon nababalitaan po natin na yung mga namamasyal, maalis ng lugar, no, napupunta sa ano, sa mga ang pag-iiwan ng kalat, no, mga deboto, mga kapanalig natin sa iba't ibang lugar. Ano pong masasabi natin dito? Nako. Siguro hindi lang sa ako, hindi lang sa mahal na araw, kundi ano siya eh, lifestyle talaga siya, yung araw-araw ang pagtatapon natin at pagkakalat ng basura ay kailangan tingnan natin, yung examine our lifestyle, kasi kung tututukan lang natin ang mga pangyayaring mga ganitong events, mahal na araw o Pasko, ganyan, kung may mga pagtitipon, dapat ay araw-araw sinasabuhay natin ito, yung pangangalaga sa kalikasan, at kasama dyan ay hindi pagkakalat. So, siguro sa pagninilay din natin, no, yung pagkakalat ay basura to panlabas. Tingnan din natin yung mga basura sa kalooban natin, kasi pagka nalinis din ang ating kalooban, ay marireflect yun sa ating panlabas na mga ginagawa. Maraming kailangan pag-iisip tuloy na dapat natin gawin, ano? Yes. So the way we handle things, the way we deal with paper. Initsa na lang ba yan, no? In fact, alam nyo, nakita nyo ba ngayon, may mga lawakang paglilinis po na pinamumunuan ng DNR, hindi ba? Ng Boracay noong nakaraang taon, ng iba't ibang ecotourism destination. Dito po, Battle for Manila Bay. At iba't ibang mga kailugan natin, iba't ibang mga stero, iba't ibang mga creek sa buong Kamaynilaan. At meron po talagang sinusunod na ganito. Dahil kita naman natin ng mga nakaraan, ang dindi ng mga, nung panahon ho ng Bagyong Ondoy, di ba, ang dami ho sa atin talagang nabaha, kinailangan mag-evacuate dahil ang mga ilugan natin eh masyado nang nabarahan ng mga basura. And itong nakita ko natin na dapat nating ayusin. Eh siguro ho naka-experience na tayo na mas less na yung karanasan natin na binabaha tayo, kinakailangan nating. Kaya ang slogan po natin ngang dinadala ngayon, sasama-samang pagkilos, mga kailugan natin, Ilog Tulyahan o Ilog Pasig, Manila Bay, maisasaayos. Yeah, pero kailangan pumunta sa ugat ng ang ugat ng problema ay the way we use for single-use plastic. May karanasan sa galing ako sa Ireland, pinagbawal nila yung one-use plastic. Single-use plastic, mga 10 years ago. Pwede, pero magbayad ka. Malaki ang pagbabago at you know, pagtingin ng mga tao doon sa Irish ay undisciplined. Pero ang ganda ang effect. Kailangan talaga ang political will, no? Pero ang bawat individual, marami nagbago? Yes. Sa pagbabago, mahalaga yung personal na ugali. At pagbabagong loob. Pero kailangan may polisiya din. I mean, I read an article recently about yung reclamation ng Manila Bay. That's going to change the Manila Bay, the plankton is based on yung sea at saka yung dagat, yung ilog. And if you reclaim that, the whole ecosystem could be destroyed. Okay. In fact, talagang ayong ang anuhin yan eh. Dahil makakasama sa ating kapaligiran. Okay. Ito, ayan. Brother, Dr. Mel, Sister Bing, and Father John. Ano tayo, dumako tayo ngayon. Meron ba tayong mga paalaala o yung aral, no, sa siguro based on the Bible o sa ating mga relihiyon na tumutugon sa pangangalaga ng ating kalikasan? Ako ang pinangahawakan kong turo dito ay talaga yung sinabi ni Lord, no, kasi kila Adam at kay Eva na take care of the earth. Parang ito yung unang mandate
na pangalagaan natin ang nilikha ng Diyos. So kasama dito lahat-lahat. So we are supposed to be good stewards of the environment, of the things, of society as a whole. In fact, sa New Testament, sinasabihan tayo maging salt and light. Ang salt ay nagpe-preserve, di ba? Asin. Nalagay natin sa isda yan, di ba? Pag walang asin sa lipunan, mananatili yung pagkabulok. Parang isda yan. Pag ang isda, walang asin mabubulok siya. At inaalis niya yung tubig mula sa asin kasi yung tubig ang nagiging daylan para maghiwa-hiwala yung mga cells ng isda. Ganun din naman sa lipunan, tayo ay dapat na maging asin na magpe-preserve ng ating lipunan. Kasama dyan ang pag-preserve, pangalaga ng ating kapaligiran, ng ating environment. Okay, Father John? Meron din yung sa my tradition din sa Catholic Church ng mga encyclical, yung mga sulat, which is application ng pagtuturo at ng Biblia sa isang kalagayan. This started noong 1890s sa noong malakas ang labor movement. So you had Leo the 13th applying yung pagtuturo sa labor paggawa. Yeah. Pero ngayon Laudato Si is applying this to the kalagayan on care for our common home. And napaka comprehensivo ito. It's yung estilo ay hindi pagtuturo kundi inviting all to be in dialogue. Dapat tayo mag-usap, dapat natin pag-usapan ito bago makakaroon tayo ng talagang matinding crisis. No? Okay. Ano po bang nilalaman yan? Yung Laudato Si? Ilang pahina ho ba yan? It's about how many 200 plus six chapters. Six chapters. And it says yung first chapter anong kalagayan, problema, anong kalagayan. Pangalawa, anong pagtuturo ng the Biblia, gospel of creation. At saka yung pagtuturo ng pag-iisip ng tao. Tapos the third chapter, which is the one I like. Anong ugat na ito? Bakit tayo na matalino and well-meaning ay kumikilos na parang tanga? I mean, you know, look at the plastic. Ang galing tayo to have convenient plastic, pero nobody thinks about where does the plastic go. Correct. And in my lifetime, the amount of plastic in the ocean is now katumbas ng mga isda sa dagat. Wow. Now, can you think of anything more stupid than this? So we are the most intelligent and we are the most stupid. So yan ang, and that's the one I like. We need a cultural, so there's something radically wrong with modern technological culture. And so that's the third one. Then the fourth is anong mari nating gawin. Paano po natin tinuturo yung pinapaintindi po yung Laudato no sa ating mga kababayan? Tsaka ito po ba ay nababanggit din sa misa, Father John, Sister Bing? May mga parokya naman po at dioceses na talagang pinapaabot na sa tao ang nilalaman at panawagan ng Laudato Si. Pero nakakalungkot din po kasi ako sa personal kong experience, may mga ilan din akong parokya na napuntahan na no mention of it sa sa homily. Sa Malati Church, pag dyan ako nagsisimba, kahit yung liturgies nila ay medyo echo yung konteksto, so nakakalungkot, pero ito ay hamon sa simbahan, no, kasi merong 1.2 billion Catholics around the world. Kung kahit 10% lang maabot ng nito at talagang ma-touch ba yung isa buhay ang Laudato Si, malaking pagbabago ang mangyayari sa mundo. At yan talaga ang panawagan ngayon. Sa personal kung ano po, ang Laudato Si ay parang inaanyahan tayong magbalik sa original blessing natin na pagiging kamanlilikha. At tayo ay
nilikhang kawangis at kalarawan ng Diyos. So tayo ay kamanlilikha at sa co-creator. At isa pa, tayo ay nilikhang hindi hiwa-hiwalay. Tayo ay magkakaugnay. So kung anong ginagawa natin sa isang bahagi ng sanglilikha, ginagawa natin sa ating sarili, ginagawa natin sa lahat ng bahagi. So kung magbabalik loob tayo, yung ecological conversion na sinasabi ni Pope Francis, ay talagang panghawakan ulit natin ang ating pagiging kamanlilikha at kaugnay ng lahat ng sanglilikha. Yun po ang mahalagang mensahe. Isang contribution ng religion sa issue ng climate justice ay that it's a spiritual problem. It's kung ano ang diwa na umiiral sa tao, yan ang ugat ng problema. So the solution is, the first step is ang tinatawag na ecological conversion. Pagbabalik loob sa ating Diyos bilang manlilikha. Yeah. And that's a very powerful, that's a very powerful very message. Profound, malalim ang ibig sabihin nun. Okay, si Sir Mel naman, sir, ano pa ba itong sinasabing, what would Jesus do in the talks of care for the earth, global warming, at climate change? Ako'y naniniwala doon sa sinasabi nating climate justice at saka sa sinasabi ng Laudito. Laudato si... baka bigyan mo kaming kopya. Pero kasi maganda yung turo nito na alam ko na ito ay hindi lang para sa mga Katoliko, kundi sa lahat ng tao, ano man ang iyong paniniwala, dapat mong irespeto ang kapaligiran. At saka yung konsepto ng pagbabalik loob. Kasama sa pagbabalik loob, ang pagbabalik mo sa mga magagandang gawi, kagaya nga halimbawa ng pagrespeto at pag-conserve ng ating environment, no? So ako ay sumusuporta 1,000% sa ganitong klaseng mga pulisiya kay ng pananampalataya. Okay. So ayan, maraming salamat po sa inyong mga sagot. Sa ating pagbabalik, ayan, pag-uusapan naman natin paano po kaya i-materialize yung mga nabanggit po ni Pope Francis sa kanyang Laudato Si. Yan, ito yung malalaman po natin mga kasama sa ating pagbabalik. Huwag po kayong aalis. Meron lang tayong isang magandang ipaparinig po sa inyong awitin. Ako'y kahit ilikal, buhay ng mamamayan ang isinusukal. Kung kaya't nang maningin na ang inang kalikasan, libu-libong buhay ang inutang. Tasura'y itinatapon kahit saan, marumit na baho ang kapaligiran. Kung di natin iingatan ang ating kalikasan, tayo ay papalapit sa katapusan. Malayo na rin nga ang narating na rakam, nakamta ng pag-ulat na ina. Tayo ay
Kasama Philippine Standard Time 3:42 po ng hapon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Tinig Klima. Ako po muli ang inyong kasama, DNR Climate Change Service Director Ellen Basug. Ang inyong narinig kanina ay ang kantang Katapusan. Yan po ay sinulat ni Joel Malaban. Siya po ay nakatanggap ng Consolation Prize sa Kantalikasan Environmental Song Competition na nilunsad po last year, Hunyo 2018. Ito po ay naging hatid ng Environmental Management Bureau ng DENR. At syempre ako naman po ang inyong kasama mula sa DZXL558, ang inyong pong kasama Jenny Pahilanga. Kasama pa rin po natin sa hapong ito, syempre ayan, si Father John at Sister Bing mula po sa Global Catholic Climate Movement Philippines at si Dr. Mel, ayan, mula naman po sa Victory Christian Fellowship Katipunan. Bago tayo umalis kanina, meron tayong mga mga katanungan. Pero bago po natin ginawang gaba yung Laudato Si, ayan, at ang Biblia at ang ating pong mga simbahan, paano po natin i-materialize ang ating mga programa o kampanya? Ayan, Father John. Well, teka po, ayan, Father John. CCM, okay, we have developed some programs. One is Creation Time. Mula September 1 hanggang October 4. September 1, and it has now been officially, sa Catholico, since we started, has been officially declared World Day of Prayer for Creation. October 4 is the feast of St. Francis of Assisi, who is the patron of Kalikasan. We've been encouraging mga simbahan na bigyan diin at yung creation. Yes. And there's a movement even to make this like panahon ng Kwaresma, panahon ng Adviento. There's a movement to try and do that. Because, kung tutuusin, we give focus to God as yes, the one na nagkatawang tao sa Pasko ng pagsilang, and then we give focus on God as our tagapagligtas, you know, sa mahal na araw. Pero saan sa liturgical setup natin, saan binibigyan din ang Diyos bilang tagapaglikha? So there is a movement, but our main movement, our main program is raising awareness through a symposium called Deep Journey into Laudato Si. And it's a symposium 4 to 5 hours, napakalakas. And we give trainings. We give the symposium and we also give trainings in it. We've given it to about 20 dioceses already, the trainings, and to NGOs and universities. And we're doing it Kagagaling lang kami sa Cagayan de Oro, where we gave it to five. Yeah, and we're
as word gets around, people are inviting us to give the training. Na-translate na rin po namin Mr. siya B. sa Bisaya at saka Tagalog. Pero hindi pa nadadab ang Tagalog. So sa May 18 po, unang hataw ng Tagalog sa Malati Church, May 18 at 1. Umaga. Morning. Sa umaga. Ipapa-announce na lang po natin kay Jenny pag Sige po, Director M. Pero ang nilalaman po nitong Deep Journey into Laudato Si Symposium ay sinasagot nito yung apat na katanungan na where are we? So yung kasalukuyang kalagayan ng sanglilikha ng ating tahan ng planeta. Where are we? And then, how did we get here? O yung roots. Tinatalakay dito yung mga unexamined assumption natin, lalo na yung unexamined assumption na tayo magkakahiwalay. Tapos, ang pangatlo, what is possible now? Ano na yung mga inisyatibong nangyayari sa paligid natin? Tapos, where do we go from here? Taking a stand. Oo. Na kung saan dun sa where do we go from here ay yung mga partisipante ay naninindigan na talagang seryosong pangalagaan ng sangnilikha. At dito pinapasok namin yung may katanungan kanina sa amin si Ellen kung ano yung Laudato Si pledge. So dito po namin pinapasok. So yung Laudato Si pledge na ang pledge po ay kailangan namin hindi siya pera o panata. Panata na to pray for and with creation. Live more simply and advocate for the care of our common home. So yun ang tatlong nilalam commitment dun sa Laudato Si pledge. Dr. Mel. Yung kasama dito yung ating pang-araw-araw na pamumuhay, ako sa tingin ko mahalaga yung personal na engagement sa pag-conserve ng ating pag-protect ng ating environment. Halimbawa, yung pag-refuse ng waste. Halimbawa, usually pagka namimili tayo, babalutin ka agad. Pero kung hindi naman pwedeng balutin, lalo na kung plastic ang ibibigay sa'yo, pwede lang tanggihan. Ako, kung may bag ako, huwag nilang balutin, may bag ako. Isa halimbawa. Bawas balot. O, bawas balot. So, yan ay sa personal. At maging sa pamilya, syempre, ay marami tayong pwedeng magawa. I mean, sa tahanan. Pero sa academia, halimbawa, dati hirap ako yung, kailangan pag nag-check ako ng paper, dapat hard copy. Pero ngayon, tanggap ko na, okay, send your papers via email. So, paperless na rin. Tapos sa kuleyo namin sa UP, meron kaming third floor na ginagamit namin para sa mga hall conference, minsan pati nga kasal doon ginagawa. Pinagbabawal namin ang paggamit ng plastic. So sinasabihan namin na gagamit kayo ng hall namin, magrerenta kayo, policy namin, hindi pwedeng styrofoam dyan. Dapat dapat mga hindi pwedeng plastic dyan. So, meron so yung ganitong klaseng mga maliliit na gawain, practices, pag marami ang nagsasagawa nito, malaking magiging impact. So, of course, we do education, we train people, we make them aware about the causes of climate change, yung pollution, etc. At ito'y bahagi ng pagpapamulat sa mga tao ng epekto ng hindi magandang gawi sa pag-init ng panahon. You want, Director Ellen? Question bago sa ating question of the day. Meron bang mga values o kaugalian na dapat nating isulong dito? Mga values, kaugalian na ating kailangan upang pangalagaan ating kalikasan? Ano pong mga value siya na kailangan I think the isulong? Biggest value is the value of solidarity. Hindi tayo hiwalay sa dagat, sa hangin, sa bundok, sa sanilika. I mean, that's pakikiisa dyan. And hindi basta-basta yan. We are, the Bible says we're made from the dust of the earth. Hindi tayo galing sa labas ng with the dust of the earth, with the breath of God. Very powerful. Yes. Yeah. Isa rin po siguro yung Father, yung talagang tingnan natin ang ating pagkukonsumo.
masyadong ano tayo, yung throw away culture ba. Tapos bili ng bili, tas tapon ng tapon. So siguro itong Holy Week din, panawagan na talagang i-simplify yung ating mga pamumuhay. Naalala ko, tatay ko noon sasabihin sa amin, iba ang need sa wants. So minsan mas wants na lang ang kailangan. Oo. Kung anong kailangan, at mamuhay sa sapat para lahat ay may sapat at hindi rin na di-destroy ang, kasi sa ating mga pagkonsumo kasama din dyan sa mga produkto yung ecological cost ng paggawa ng mga produkto na to, na hindi natin nasasaisip kung ano yung ecological cost. Minsan ang binibili natin ganito ang cost, pero wala dyan yung mga nasirang kabundukan, kagubatan, hindi kasama dun sa cost. So, yes. Ikaw, Dr. Mel, may gusto ko pong itindag about the values. Ayun, kaugalian. Tayo ay tinuruan para maging magalang. Okay. Siguro yung galang na yun, hindi lang sa mga nakakatanda. Kundi galang, paggalang sa environment, paggalang sa kalikasan. Na kung tayo may paggalang sa kalikasan, hindi natin ito babastusin. Paano nababastos ang kalikasan? Kapag tayo ay nagkakalat ng dumi, kapag sinisira natin mismo, pagka pinuputol mo yung mga puno, okay, yung mga pagka nagkukos ng polusyon, no? Sorry, pero yung mga naninigari, although maliit lang siya, pero yung mas malaking, sa mas matas na antas, ang polusyon ng mga factories, o kaya paggawa ng mga produkto na malakas ang carbon emission. Yun, ito ay pambabastos sa kapaligiran. Kaya maganda nga yung slogan na igalang ang kapaligiran. Oh, that's true. Okay. At another, Dr. Ellen, Director Ellen, ang ating, syempre pa, inaabangan. Tinig Klima, question of the day. Ano ba yan? Ang question of the day namin ay, mayroon na po bang future campaign or programs ang inyong mga grupo sa pangangalaga? Future or current? Oo, kalikasan. Sa kalikasan. Director Ellen. Father John. Isang programa that I'm excited about is divestment. Bilang institution, yung Katoliko, imagine all the universities, all the churches, all the... At may pahunan yan. It's now becoming obvious na we need to shift from fossil fuels. So if you are investing in fossil fuels, kung nakikinabang ka dyan at this moment in time, malaking kasalanan. It's becoming unethical. And actually, it's a very strong... para sa akin, this was the movement that stopped apartheid. And para sa akin, this could be the movement to save us. Yes. Okay. So, divestment. Ang UP Resilience Institute ay merong apat na o limang programa, at isa sa mga programa nito, ang main program kasi namin yung NOAA, ito yung hazard assessment, ano? Nationwide. O nationwide. At ang isa pa sa programa, yung Education Office, na ang naatasan na magpaunlad ng opisinang ito. At sa isa sa mga gawain dyan ay ang pagbibigyan na ng mga pag-aaral tungkol sa climate change, tungkol sa disaster risk reduction. Kung kaya't marami ring mga disasters na nagaganap ay dahil sa kagagawan din ng tao, hindi lang dahil sa likas na likas na kalagayan, kundi meron ding mga anthropogenic o gawain ng mga tao na nagiging sanhi kung bakit nagkakaroon ng disaster. So, educational campaigns, educational programs are part of the works of the UP Resilience Institute. Kahit na yung climate change sa kahit na yung Creation Care Philippines na dating kung saan ako ang chair, nagkakanda kami noon kasama ng Philippine Council of Evangelical Churches ng mga conferences at saka mga workshops sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na kung saan kami ay nagpapamulat sa mga participants, hindi lang ng born again, kundi
ito interfaith ito. So merong Muslim, merong Katoliko, may born again, magkakasama kasi nagkakaisang diwa po kami diyan pagdating sa pangangalaga ng kapaligiran. Okay, may additional story? Opo, dadagdagan ko po yung ano ni Father kasi yung deep journey into Laudato Si Symposium pinapalaganap talaga namin. So kung gusto niyong mag-organisa ng mga grupo, contact yan. Lang po kayo sa GCCM Pilipinas @gmail.com. Tapos isa pa, pag Laudato Si Week, yung week na kung saan tumatapat yung June 18, dyan ni-release yung Laudato Si. Meron kami every year na events. Ngayong taon na to, ang bibigyan pansin namin, kasi Year of the Youth din, yung maorganisa rin ng mga kabataan. So, maglulunsad po kami ng Laudato Si Generation, yung mga youth. Millennials. Opo. Yeah. Tapos, every season of creation naman, lalo na yung September 1, World Day of Prayer for Creation. Yan po yung pinakamalaking event namin. Mm-hmm. Ay meron kaming Walk for Creation. So, abangan nyo po ang mga ito. Tapos, ang pinakamalapit na sa Malate po, Malate Church, ay May 18 ng umaga, alas 8 po ba yun, Father? Ay merong Deep Journey into Laudato Si Symposium sa Tagalog. Mm-hmm. Tagalog naman. Ayan. At Director Ellen, habol natin ang ating green tips. Ayan. Para sa ating mga nakikinig ngayon sa ating programang Ang Tinig Klima. Tinig Klima, Green Tips. Yeah, Director Ellen. Dahil sa lumalalang basura kada taon, mayroong 12 tips na binigay ang Eco Waste Coalition upang bawasan ang ating basura at carbon emission tuwing mahal na araw. Ilan sa mga ito ay iwasan ang pagkakalat at pagkasira ng ating kalikasan sa pamamagitan ng hindi paggamit ng plastic, iwasan din ang pagsusunod ng basura. Maglakad. Ayan, maglakad tayo. Ayan, sa ating pong mga green tips. Ano? Ayan, ito yung mga kasama. Ilan sa mga ito, iwasan pagkakalat ng basura. Tapos, yung iwasan ng pagsusunog ng mga basura sa nalamang tuwing pupunta sa mga simbahan para sa bisita iglesia. Sa ganitong paraan, mababawasan po natin ang carbon emission na mula sa ating mga sasakyan. Ayan. At nakulang tayo masyadong oras, Director Ellen. Yes. Siguro parting words sa ating mga panauhin sa hapong ito. Unahin natin, Father John, that's your parting words sa ating mga tagapakinig. I'm yung conscious ng salita ni Pope Francis is the Creator does not abandon us. Nagmamahal siya sa kanyang nilika. At kung bukas tayo sa kanya, maliligtas tayo. Wow. Dr. Mel. Ako naman, isama natin sa pagbabalik loob sa Panginoon, ang pagbabalik ng paggalang sa ating kalikasan. Wow. Sister Bing. Ganun din po, pagbabalik ugnay sa ating mga kapatid sa sanglilikha na kagaya ni St. Francis, ang lahat ay ating mga kapatid, hindi lang yung tao. Mga isda, mga puno. At saka yung sinasabi ni Pope Francis, kung gusto ninyong marinig ang tinig ng Diyos sa panahon ngayon, hear the cry, both the cry of the poor and the cry of the earth. Wow, very well said. Maraming salamat, Father John, Sister Bing, Dr. Mel, maraming salamat po sa inyo at maraming salamat po sa ating mga panauhin at mga nakikinig po sa pagsasama po natin muli sa susunod na Biyernes at syempre sa inyong napakinggan pong episode natin. Ako po muli ang inyong kasama dito po sa DZXL 558, Jenny Pahilanga. Maraming salamat po, Father John, Sister Bing, Doc Mel. Maraming salamat po sa isang oras ng programa sa atin at salamat din sa ating mga tagapakinig. Abangan po natin muli kada Biyernes ang Tinig Klima alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Mula po sa DNR Climate Change Service, ang ngalan po ni DNR Undersecretary Annalisa Rebeltate, nagpapasalamat ko po kami sa inyong lahat. Director Ellen Basic po. Nagbabagong panahon, panahon na para magbago. Tulong tayo, tulong tayo. Isa na naman.